Type mo ba ang mga chinito? Ito ang salubong niya sa akin habang hinihintay niya akong makalabas sa crowd. Nakapamaywang siya at nakasabit ang gym bag niya sa kanyang balikat. Bagyang basa pa rin ang buhok niya sa pawis. Naka-jersey pa siyang pambasketball at suot pa rin niya ang sapatos na ginamit niya sa laro. Hindi. Ngumisi ako. Nanliit ang mga mata niya. Kitang-kita ko ang pag-cheer mo kay Harbio. Harbio ang pangalan ng chinito? Napaisip ako. Chinese. Bigla niyang inisnap ang daliri niya sa mukha ko. Bumaling ako sa kanya at ngumisi. Nakita ko ang galit at naiinis niyang mukha bago ginulo ang basa niyang buhok. Ang pangit nun, chiska. Di hamak na mas gwapo ako nun, ha? Omerap siya. Napangiwi ako, lalo na nung nakita kong mabilis ang paghinga niya. Nung una si Coco, ngayon si Harvey, ano ba yung mga mata mo? Hoy Hector, hindi naman ako yung tipong gwapo lang ang pinapansin. Hindi naman ako hayok sa gwapo. Yung importante sa akin ay yung substance. Kinagat niya ang labi niya at itinuro ang mga naglalaro. So ibig mong sabihin gusto mo nga ang isang iyon kasi may substansya? Anong substansya ba ang pinagsasabi mo ng madurog ko at maibaling sa akin yung paningin mo? Seryoso ba ito? Hindi ako makapaniwala sa mga pinagsasabi niya. Na-head to foot ko siya at nakita kong tensyonado ang buong katawan niya. Hindi makapirmi ang mga paa niya. Mabilis ang hininga niya at bumubuntong hininga. Halos kada 3 segundo. Binatukan ko siya nang sa ganon ay mapakalma. Bumaling siya sa akin gamit ang nagtatanong na mga mata. Tumawa ako sa expression niya. Uuwi na nga ako. Umirap ako at pumanhik palayo sa kanya. Sinundan niya naman ako. Alam ko dahil ramdam ko iyon sa mga titig ng mga pakalat-kalat na babae sa paligid na nakatingin sa lalaking nasa likuran ko. Tsaka yung buhok mo nakatali. Anya sa likuran ko. Bumaling ako sa kanya. Ano ngayon? Hindi ka naman inaaway nitong buhok ko ah. Tsaka bakit kung makapagsalita ka, parang wala akong karapatan na magtali ng buhok? Sinasabi ko lang naman na nakatali. Tsaka kitang kita yung batok mo. Agad akong umismid at nakahawak sa batok ko. O ano ngayon? Nag-iwas siya ng tingin na tumigil sa paglalakad. Tinaas ko ang kilay ko at binuksan niya ang bibig niya para magsalita ng dahan-dahan. Ayaw ko. Unti-unting namilog ang mga mata ko. Sa mundong ito, hindi lahat ng gusto mo ay maaring masunod. May mga bagay na talagang hindi mo maiiwasan. Inevitable. Pero ang isang ito, sanay atang kontrolado ang lahat. Lahat ng gusto niya ay dapat na susunod at mukha namang pinagbibigyan siya ng lahat ng taong nakapaligid. Spoiled kumbaga. Isang sabi niya lang na ayaw niya ay agad na umaayaw din ng iba. Nanliit ang mga mata ko. Hanggang saan ka, Dila Merced? Lahat ng ayaw mo ay gagawin ko. Papahirapan kita. Kung pwede, papagapangin kita sa putika nang malaman ko kung ano ba talaga ang sadya mo sa akin at ang bilis mong pumurma. Umawang ang bibig ko. Gusto kong umapila sa sinabi niyang ayaw niya. Gusto kong ipaintindi sa kanya na hindi lahat ng bagay na gusto niya ay makukuha niya o masusunod. Pero imbis na magsalita ako ay tinalikuran ko na lang ulit siya para makapaglakad ng diretso. Hindi niya ako tinigilan. Patuloy siya sa pagsunod. Papalapit na ako sa gitnang bigla na namang sumulpot ang jeep commander nila sa harapan. Ihahatid na kita. Anya sabay bukas sa pinto. Really? Kaya kong mag-tricycle mag-isa.
Iyahatid kita, Chiska. Dinig ko ang utos sa boses niya. Ngumusob ako. Okay lang sa akin na ihatid niya ako. Hindi naman ito ang unang bisis niyang nagawa yon. Kaya lang, dahil narinig ko ang boses niya ang utos at ang kasiguraduhang hindi niya ako titigilan hanggang hindi ako sasama sa kanya, mas lalo kong nagustuhan ang pag-rebuild eh. Walang tricycle. Anya sabay pasada ng tingin sa paligid. Idi maglalakad ako. Sabi ko. Sasakay ka sa sasakyan ko. Mataman niyang sinabi. Maglalakad ako. Mas mariin kong banggit. Chiska. Bumuntong hininga siya. Nagsimula na akong maglakad. Sinundan niya naman ako at nakasunod na rin ang kanilang sasakyan. Hector, maglalakad ako. Hindi ako sasama. Nakailang beses ka na sa pagsakay sa sasakyan ko ah. Ba't ngayon ka pa aayaw? Gusto kong maglakad ngayon. Nagkibit balikat ako. Narinig kong sumingap siya. Sasakay ka, Chiska. Bumaling ako sa kanya at tumigil sa paglalakad. Natigilan din siya at tiningnan ako. Kung gusto mong sumakay, edi sumakay ka doon. Ako, maglalakad ako. Kung ayaw mong naglalakad ako, edi wala kang pakialam. May sarili akong utak. Hindi ako iyo. At kung sasabihin kong maglalakad ako, maglalakad ako. Huwag mo nang subukang baguhin ang pag-iisip ko dahil ito ang gusto ko sa ngayon. Ba't mo gustong maglakad? Mapapagod ka lang, mauuhaw ka. At isa pa, malayo pa ang sintro. Naalala mo nung naglakad ka nung una, hindi ba na-hold up ka? Gusto kong maglakad. End of the story. Wala akong pakialam kung mag-alilakad ako dito hanggang bahay. Basta maglalakad ako. Tinalikuran ko siya. Buong akala ko ay wala na siya. Lalo na nang nakita kong humarurot sa harapan ko ang jeep commander. Inirapan ko iyon. Buti nga sa iyong hari ka. Kala mo lahat luluhod sa iyo? Anong sabi mo? Narinig kong sinabi niya sa likuran ko. Napatalon ako nang nakita siyang sumusunod pa rin pala. Ngayon ay sabay na kaming naglalakad. Oo, akala ko gusto mong sumakay. Ba't ka naglalakad sa tabi ko? Seryoso ang mukha niya habang naglalakad. Diretso ang tingin nito sa dinadaanan namin. Mabato ang gilid ng concrete na daanan. Matalahib din at kitang-kita ang bulubundukin ng alegria sa kabilang side. Mabuti na lang at alas 5 na kaya hindi na gaanong mainit. Maiilang tricycle na dumaan. Kaya lang ay punuan na ang mga ayon. Tsaka wala rin akong balak na sumakay, lalo na't nandito siya ngayon. Papanindigan ko ang sinabi ko sa kanyang maglalakad ako. Sinabi ko bang gusto kong sumakay ako? Sabi ko, gusto kong sabay tayong umuwi. Ba't ang tigas ng ulo mo, Francisca Alde? Kasi nga, gusto kong maglakad. Rason ko, tumaas ang kilay niya at di na nagsalita. Patuloy kami sa paglalakad. Wala na siyang bag. Mukhang pinadala niya na ata sa kanilang sasakyan. Kaya nakapamulsa siya sa kanyang jersey shorts habang naglalakad. Ako naman ay nakalukip-kip at nakatingin sa iba't ibang tanawin ng alegria. Ilang sandali ang nakalipas ay nakaramdam ako ng uhaw. Mabuti na lang ay nasa bukana na kami ng sintro. Inuuhaw ako, sabi ko. Tumingin siya sa akin at agad lumihis ng dinadaanan. Lika, anya, sumunod ako sa haring iyon at dinala niya ako sa isang tindahan. Pabili po ng mineral water. Anya sabay abot ng 100 galing sa kanyang wallet. Oh Hector, ikaw pala. Sabi ng tindira. Ngumis siya. Opo. Anong ginagawa mo dito? Hindi ka pa ba umuwi?
mag-aalas 6 na. Uuwi na po ako. Ihatid ko lang itong si Chiska. Nakita ko ang uwi na pagkalaglag ng panga ng tindira, lalo na nang nakita niya ako. Tumawa siya at tiningnan ulit ako ng mabuti bago inabot kay Hector ang tubig. Girlfriend mo, Hector? Tanong ng tindira. Tumingin si Hector sa akin at ngumis eh. Malapit na. Abat ang feeling din ng antipatik kong unggoy na ayun na. Laking gulat ko nang uminom muna siya sa mineral water bago iyon inabot sa akin. Ito, anya, kumuha ako ng pera at inabot iyon sa tindira. Isa pa pong mineral water. Sabi ko, hinawi agad ni Hector ang kamay ko at tumawa siya. Kunin nyo na lang ang bayad niya sa 100, aarte pa ang isang ito. Sa akin din naman bagsak ang labi niya. Ako naman ngayon ang nalaglagan ng panga. Hindi ako makapaniwala na hindi lang talaga siya control freak, busi at antipatiko. Mayabang din siya at feeling. Alam mo, di kita sasagutin. Sabi ko pagkatapos uminom ng tubig. Nakita kong galing sa ngisi ay nagpout ang kanyang labi. Nag-iwas ako ng tingin. Dahil sa bawat pag-iba niya ng ekspresyon, hindi ko mapigilan ang pagpupuri ko sa kanya. Sobrang gwapo niya sa kahit anong anggulo, sa kahit anong ekspresyon. Gaya ng sabi ko noong una, hindi ako yung tipong hayop sa gwapong lalaki. Hindi ako ganit sa mga nagkikisigang mga lalaki sa buong school. Madalas kong magustuhan yung mga lalaking call at may substance kahit hindi gaanong gwapo. Mas madalas kong magustuhan yung hindi mainstream. Pero nung una kong nakita si Hector ay nawalan ako ng kaluluwa. He's not just drop dead gorgeous. Hindi ko maipagkakailang may substance din siya at may attitude pa. Yung attitude na ayun nga lang ay ang pagiging bossy, control freak, mayabang at hari niya. Hindi ako nagsalita. Hindi rin siya nagsalita. Nagpatuloy lang kami sa paglalakad hanggang sa wakas ay mabilis kaming nakarating sa street ng bahay namin. Naliligo na ako sa pawis at feeling ko ang baho-baho ko na. Pero si Hector ay pawis din. Ngunit ang tanging naamoy ko lang galing sa kanya ay ang bango niya. Kinagat ko ang labi ko at pinitik ang mga mata nang umihip ang hangin at mas lalo kong naamoy ang bango niya. Tumigil siya sa paglalakad nang nasa tapat na kami ng bahay. Tumigil ako kasi tumigil siya. Yun lang, parang bitin. Ano ba itong iniisip ko? Ba't di mo ako sasagutin? Kasi tingin mo gusto kong ako ang laging nasusunod? Ganon ba yun, Chiska? Napaatras ako sa tanong niya. Hindi ko inaakalang iyon ang lalabas sa bibig niya. Akala ko magpapaalam na siya o mang-iinis pa rin. Iyon naman pala, ang salita kong iyon ang naging laman ng isip niya buong paglalakad namin. Kaya pala natahimik na lang siya kanina nang sinabi kong di ko siya sasagutin. Kasi akala mo gusto kitang paluhurin sa paanan ko? Napalunok ako sa malamig niyang boses. He looked so serious that I'm almost convinced. No, Chiska, this is war. And he's just acting. Kumalabog ng mabilis ang puso ko nang bigla siyang yumuko. Inangat niya ang isang paa niya at pinalapat niya ang kanyang tuhod sa concrete na daanan ng street namin. Dumungaw ako sa lalaking nakaluhod na sa paanan ko. Tinakpan ko ng aking palad ang bibig kong hindi ko na matikom. Kahit na isang tuhod niya lang ang nakaluhod at ang isa ay sinandalan niya, buong katawan niya naman ang nakayo ko. Para akong dumudungo sa isang kabalyero. I can't take it all in. Anong ginagawa mo? Tanong ko habang napapatras. Inilahad niya ang braso niya bago tumingala sa akin. Ako ang luluhod sa iyo, Chiska. Sagutin mo lang ako. Ibigin mo lang ako. Tulad ng pagpapaibig mo sa akin.
Nabingi ako. Nabingi ako sa sobrang lakas ng pintig ng naguhurumentado kong puso.